Susubukan ko ngayon ang aking M16A2 20-inch barrel Krieger sa layo na 1,000 meters. Ito yung aking gagamitin na bala, 62 grains, M855 ball. At tingnan natin kung kaya nga ba na tumama sa layo na yan. 10 rounds lang aking ipotok. Tingnan natin kung ilang rounds ang aking magagamit para makapagpatama sa distance na yan. And sa aking elevation, nag-up na ako sa desired na setting na kung saan ayun ang tama na ayon doon sa bullet drop at that distance. So, tingnan natin kung may patama natin yan. And this is iron sight, kaya isang challenge para sa isang shooter ang makapagpatama ng ganyang kalayo sa 1,000 meters. 1,000 meters, 62 grains na ammunition. Tingnan natin kung tatama tayo. Okay? Spot! Are you ready? Ready! Fire wind ready. Ayun. Baba. Baba, sir. Ano ko baba? 5 o'clock, dalawang dipa. Okay. Malay, malay. Mag-up ako. Tumusok eh. Okay. At least may warning shot na doon. Wala? Wala sir, wala, wala. Wala sir. Ang 62 grains na ammunition consistent. Pero nakita ko low lang siya sa baba. Alam natin na maximum effective range nito hindi naman 1,000 meters, but I just try na i-push siya kung kaya pa talaga. Sa sunod, subukan ko yung 69 grains na match grade ammunition. Mas tweed ang lipad ng bala, although at this distance sigurado meron ng tinatawag na angle of view. Diba? So ngayon, 69 grains naman subukan natin. Ito yan, oh. Diyan ah, 69 grains ah. Titingnan natin. Ano ang kaibahan ng dalawang bala? So ito yung green tip o M855 ball, 62 grains yan. Ito yung 69 grains, mas mabigat. Mas tweed, may butas sa dulo. Ang tawag dyan na boat tail hollow point. At alamin natin kung kailang mas mahal to. Alamin natin kung makapatama din ito. Ano ha? Ayusin mong pag-spot kasi mahal yung bala na to. Alright. Pero ganun talaga. Isang kilometro, kaya bang makapagpatama ang M16A2? Na balahan natin ng match grade ammunition. Kanina 62 grains, walang tama, pero puro warning shot. Okay? So, ito na ngayon. Match grade ammunition tayo. Go, go, go! Match grade ammunition natin gamit, ha? Tingnan natin kung tatama na tayo. Seven o'clock, dalawang dipa. Seven o'clock pa rin. At sa ikita ko ha, kita natin ang bala. Gano'ng kalayo yun?
Hitting low right tayo. Isa't kalahat hindi pa, sir. Hit. 7 o'clock. Yun, 8 o'clock. Lumayo, sir. Pero nasa 9 o'clock na siya. Ganun pa rin, 9 o'clock. Dalawang di pa. Lumapit. 7 o'clock. Isang di pa. Bumaba ng konti. 7 o'clock. Oy, 7 o'clock. Isang di pa. Wala. 62 grains M855 ball, hindi tumama. 69 grains match grade ammunition, hindi tumama. Pareha sila na hindi nakakayanan yung lakas ng hangin sa layo na ito. Kaya huwag na nating ipilit ang 556 sa 1000 meters. So yung mga nagtinikal na mga sniper ko, no, na 556 ang ginagamit sa 1000 meters. Telito de Marines. Ha? Telito de Marines. I tried it with an SPR. Pati yung meron dati 24 inches na barrel na Krieger sa 1000 meters, hirap. So I just tried with my 18 inch barrel. Mas lalong hirap. So yung 556 na platform ay pwede na sa pangkalahating kilometro, 600 meters. Even 600 meters, mayroon tinatawag na yo. Ang bala, nagkaganon. Pagdating niya, nakaganon. And, dahil mas mahina na yung lipad ng bala, may tinatawag na spin drift. So, kung right hand twist yung barrel, may automatic, kahit walang hangin, may drift towards the right. So, kung mapansin nyo, may hangin o wala, ang tama ko ay nasa kanan. Ang tawag doon ay spin drift. Yung bala, habang humihina yung kanyang lipad, ay papunta siya sa right kasi umiikot yun siya. So kung mahina yung velocity sa 1,000 meters, naturally, pupunta siya sa right. So yan yung mga validation natin na ginagawa natin sa firing range. So kita-kita tayo sa sunod na video. Ang ating 5-5 ulitin ko, huwag nyo nang ipilit sa 1,000 meters. Puro tinika lang yung nagsasabi na kaya yan doon. Maybe 100 rounds, isa bumagsak. Hindi na sniping tawag doon. Patcham na yan. Okay? Ayos!